gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Illuminating the whole archipelago, bridging the gap and boundaries. We are the official voice of summer and the station for all season. We are J101.5 Big Radio. J101.5 Big Radio. Broadcasting live at LEC Building, 2nd level in San Pedro, Santo Tomas, Batangas, Philippines. Isyu Balita, kasama si Dante Abrera sa Isyu Balita, Balita. Yes, good morning, good morning, good morning! Magandang umaga po, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat po ng mga naaabot ng ating programa. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas. At mga ka-isyo, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera, para sa ating palatuntunan Isyu Balita. At mga ka-isyo, siyempre, magandang umaga rin po sa ating mga kababayan dito po sa bayan o sa lalawigan ng Batangas. At siyempre, mga ka-isyu, bago ang lahat, ay ipakikilala muna natin ang ating muse ng Isyu Balita. Walang iba kundi si Miss Pat Siva. Hi, Miss Iba. Good morning. Good morning, sir. Bati ka muna. Para kahit papano, yung mga followers natin sa FB, di ba? O, sige. Patricia Alzaga-Seba, nagbabalita sa Isyu Balita dito sa J101.5. Magandang umaga. Okay. Narinig po ninyo ang ating... Wow! Ayun. Medyo kinulang pala. Maraming salamat, Doc. Okay. Siyempre, mga kaibigan, samahan nyo kami sa loob ng isang oras. Samahan nyo kami. Siyempre, isang oras na naman po tayo. Natatalakay ng mga napapanahong isyu at mga maiinit na balita. At saka nga pala ha, pahabol ha, belated happy birthday daw kay Maring Jane Muega, ang misis po ng ating kumpadre, Maring Jeff Muega. At syempre mga ka-isyu, tayo po ay magbibigay muna ng ilan sa mga napapanahong balita. At syempre, ito po yung mga maiinit na balita natin ngayon. No? At mga ka-isyu, narito na po ang ulo ng ating mga balita ngayong January 11, 2020.
Isang ex sa PNP General, mga kaibigan, patay po sa ambos. Tulay sa kinabukasan, 6,000 libro handog sa kabataan ng mga taga Bicol. Red Cross magdo-donate ng 100,000 dolyar sa mga apektado ng Australian wildfires. At Dalagita, naku po, tustado sa sunog. Yan po ang ulo ng ating mga balita na hatid sa atin sa kagandahang loob ng Abreras sa Chibugan. Prince Dan, brake banding and glass relining at ng Abreras Garden. At ngayon mga ka-isyo, narito na po ang ulo o detalye ng ating mga balita. Nasawi po ang isang retiradong heneral ng Philippine National Police makaraang tambangan ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa highway ng barangay Nalsian sa Calasiao, Pangasinan nitong Huwebes. Sa report po ni Pangasinan Police sa Provincial Police Office Director Colonel Rodrigo Maranan, kinilala ang biktima na si retired Police General Marlo Chan. Bandang 2:50 ng hapon nang mangyari ang pananambang sa biktima sa bisinidad nang nasabing lugar. Sa pahayag ng mga testigo, kasalukuyang sakay ang biktima ng isang kulay kahil na Ford Ranger na may plate number C2E59 na bumalagta sa highway nang nasabing lugar nang paulanan ng bala ng mga armadong salarin. Nagawa naman sumaklolo ng mga rescue team na mabilis na isinugod sa pagamutan ang biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival. Si Chan, mga kaibigan, ay tinaguri ang crime buster ng Hilagang Luzon matapos na humawak ng posisyon bilang direktor ng Police Regional Office 1. Patuloy ang masusing investigasyon ng pulisya sa motibo ng pananambang sa biktima. Samantala, tulay sa kinabukasan, 6,000 po na libro ha ang handog ng kabataan o para sa mga kabataan sa Bicol Region. Mapasaan man daw pong baryo o siyudad sa bansa, mahalagang paigtingin ang edukasyon para sa ikahuhusay ng bawat batang Pilipino. Maraming paraan upang ito ay makamit. Halimbawa ay ang pagbibigay ng mga sapat na training at seminars para sa mga guro upang mapabuti ang kanilang mga teknik at mapalawig ang mga kanilang mga galing sa paggawa ng materyales sa pagtuturo. Ang pagkakaroon din ng sapat na equipment at tamang bilang ng mga silid-aralan ay isa rin, no?
sa tamang bilang ng silid-aralan po yan, no? Halimbawa, kasi maraming school ngayon ang mga kinukulang sa silid-aralan, ano? Magtitiyak ma- na, kumbaga, titiyakin po naging, na maging maayos ang paghahatid ng kaalaman sa mga kabataan. Isa sa mga proyektong mayroong malaking papel dito ay ang mga outreach programs at book donations drive mula po sa mga mapagkawang gawa. Sa layong ito, mga kaibigan, mga ka-isyo, ang MoneyGram po, MoneyGram Foundation ay nagkaloob ng mahigit 6,000 na libro at 2 mobile gift cards sa 15 mabababang paaralan sa Legazpi City at Eriga sa Bicol Region. Samantala, mga ka-isyo, nakatakda pong magbigay ng 100,000 dolyar, umigit kumulang po sa ang equivalent po no, no? Sa 5 million, no? Halaga po yan ang donasyon mula po sa Philippine National Red Cross sa bansang Australia kaugnay po ng mga nangyaring sunog doon. Ibinunsad ang bus fires ng record-breaking na init at ilang buwang tagtuyot dahilan para mawala ng bahay ang ilang mga residente at masunog ang mahigit sa kumulang sa 1 bilyong mga hayop. Ayon po sa PRC o sa Philippine Red Cross, ito po ay ayon po sa ating chairman na senador Richard Gordon, hindi ito ang unang bisis na nagbigay sila ng ayuda sa banyagang bansa. Samantala, isang 14 anyos, mga kaibigan, na dalagita ang natusta, habang sugatan naman ang tatlo nitong kaanak matapos na lamunin ang nagngangalit na apoy ang kanilang bahay sa sumiklab na sunog sa Barangay San Jose, Santiago City, sa lalawigan ng Isabela, kamakailan ng gabi. Ang nasabing biktima ay si Nadine Zerudo, 14 anyos, isang estudyante, habang sugatan naman ang kanyang kapatid na si Sofia Zerudo, 10 taong gulang, at ang kanilang lolo na si Nestor Selmo, 64 na gulang, at lolo at lula, ha? Lolo at lula, ho. Magkasing edad ho, parehong 64 years old si Aida Silmo. Napawang nakatira sa Purok 5, Hakobi Street, sa nabanggit na lugar. Napag-alaman po na dakong alas 11 ng gabi, kamakalawa, habang mahimbing sa tulog, ang dalawang bata kasama ang kanilang mga lolo at lulo nang sumiklab ang sunog sa kanilang tahanan. Agad namang rumispondi ang mga kagawad ng Santiago City Bureau of Fire Protection at mga elemento ng PNP, subalit hindi na nailigtas ang dalagita na natrap sa loob ng kanyang kwarto, at idiniklara namang fire out ang nasabing sunog dakong alas 12:38 ng gabi.
At yan po ang kompletong detalye ng ating mga balita. Siyempre, hatid po sa inyo sa kagandahan loob ng Abreras Chibugan. Sila po ay nagki-cater. Masarap po ang kanilang pagkain, malinis, mura, maganda ang serbisyo. Kaya kung catering po ang pag-uusapan, dito na tayo sa Abreras Chibugan. Wow, pwede po kayong tumawag sa cellphone number 0920-844-7696 at hanapin lamang po si Miss Minda Abrera. At para naman po sa mga problema ng preno, oh, kung preno po ang problema ng inyong mga sasakyan, sagot po ng French Dan brake banding and glass relining yan. Sila po ay nagbabanding ng anumang klase ng sasakyan. Simula sa motorsiklo, kotse, truck, jeep at iba pa. At kung kayo naman po ay magpapaganda ng inyong mga tahanan, oh, ng inyong kapaligiran, andyan naman po ang Abreras Garden. Oh. Abreras Garden, landscaping po. At siyempre, nagsusupply din po sila ng mga ornamental plants. At siyempre, kompleto rin po sa mga fruit bearings. Kaya kung gusto niyo mag-alaga ng inyo ng mga namumunga, oh, para kayo ay hindi na bumibili. Ah, nandyan din po yung mga ano, ah, tinatawag nating mga dwarf coconut. Ah, yan po ay mga 3 hanggang 4 na taon lamang ay pwede na po kayong mag-harvest. Ayan. Yan po yung ating Abreras Garden. Oh. Pwede po kayong tumawag sa kanilang cellphone number. Oh, mga cellphone numbers po nila 0919-605-0879 at pwede rin po sa 0906-2545-630. Ayun. Okay, mga ka-isyo, punta na po tayo sa ating mga tatalakayin ngayon, ano? At mamaya ng konti, antabayanan po natin ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan sa ating mga Isyu Balita Patrollers na kumakalap ng mga balita para maihatid namin sa inyo, mga ka-isyo. At abangan po mamaya, ho. Ipabalita po ng ating Isyu Balita Patrol number 8. First quarter daw po ng Mancon meeting po na ginanap sa division ng Occidental Mindoro. Abangan po ninyo yan, ha. Iuulat po ng ating Isyu Balita Patrol number 8, Mr. Yolando Tubillo, ano. At siyempre, nandyan din po yung ating balitang sports. Mighty Sports sa hinugot si Balkman para po sa kampanya sa Dubai Meet. At tabayanan po ang mga balitang yan, ho, na ihatid sa atin ng ating mga Isyu Balita Patrollers. At ngayon, mga ka-isyu, dako na tayo doon sa ating mga tatalakayin. O, partner, ikaw gay handa na. Lagi si handa. Para ka palang boy scout na babae. Mahirap na pag hindi sir handa. Ano, partner? Para kang boy scout na babae. Hindi sir, girl scout. Ah, girl scout ba ang tawag doon? Okay. Ah, okay. Oh, salamat, ha. Kahit pa paano. Pero pwede rin, maging boy scout. Ah, okay. Ah, mabuti ngayon, natutunan ko na. Yung palang boy scout na babae, girl scout pala ang tawag doon. Kung hindi pa sa'yo, hindi ko pa natutunan. Okay. Oh, isang text po, ha. Isang mensahe po mula sa ating tagapakinig, oh.
Ito po yung kanyang mensahe, no? Sir Dan, sana po maaksyonan yung pong mga asong gala, oh, na dapat po ay talian o ikulong. Oh, yun yung pong yun po ang isa sa pag-uusapan natin, no? Oh, partner. Oh, ito ha. Kasi alam niyo mga ka-isyo, yung pong sinasabi, yung mensahe sa atin, ano? Sa totoo lang, ang aso po may batas na tayo diyan. Na dapat matagal na kaya lang alam mo dito sa Pilipinas, dito sa ating bansa, napakaraming magagandang batas, no? Kaya lang ang hindi lang maganda yung sa implementation. Minsan hindi rin naman nasusunod eh, di ba? Dahil yung tao sobrang tigas ng ulo, hindi sinasabi nila sinusunod ang batas. Kaya siguro pag nakamotor dapat kahit hindi na mag-helmet, pwede na 'yan, no? Kasi, sa sobrang tigas ng ulo. Kasi partner, kahit sa kalsada, 'di ba, bawal ang mga hayop. Ang aso nandiyan minsan mabangga ng motor, na aksidente. Oh, marami ang pupwedeng mangyari. Para malaman kang nakikinig dito sa J101.5. Kapag ang aso nabangga sa kalsada ng motor, anuman sasakyan na aksidente, yung nabangga. Iyon partner. Ang mayroon doon na pananagutan, ang may-ari ng aso. Correct. Tama yun. Yun na talaga may pananagutan. Yes, partner. Kasi ayon po sa batas, dapat, kasi kung mag-aalaga kayo ng ano, at saka common sense naman, ano, kasi kung sakali, halimbawa, may alaga kayong mga aso, no? Kung sakaling pinababayaan lang nyo sa labas, once na makakagat yan, sagutin nyo po yan. Hindi po ninyo po pwedeng itanggi at hindi po pwedeng kayo ay makaligtas dyan, no? At huwag na po ninyong hintayin na makakagat pa, ano? Kasi malaking gastos yan, partner. Yes, diba? Partner, malaki. Kasi yan, kung tutuusin, alam nyo, ang isang injection ngayon, nasa 3,000 yan, no? Minsan partner sa iba naman kasi mayroon nga iba ayaw mang ano sa government sa private umaabot yan partner na mga 7,000. Yun. Oh, yung nasabi ko pala sa public hospital ito eh, no. Oh, yun. Ngayon, wag na po nating hintayin na tayo ay magbayad doon ng ganung kalaki, gumastos ng ganung kalaki. Pangalawa, makonsensya naman kayo kasi siyempre, yung taong makakagat niyan ay di malalagay sa alanganin kasi alam naman natin lalo na kung may rabies yung mga aso nyo, no? Kasi ngayon na siyempre, okay lang sana kung na-injectan, no? Na-injectionan, no? Yes, partner. Kung hindi, pangalawa, wag naman natin pabayaan dahil kawawa naman yung nakakagat, di ba? Kahit papaano, kawawa rin kayo dahil kayo ay gagastos. Oh, di ba partner? Yes partner. Ano pang masasabi kasi mo? Kasi partner, ang iba naman mayroong mga pilosopo. Ang sasabihin nila, ang aso ang naka-aksidente. Ang aso daw, walang kaso. Pero partners, aking ano palagay. Talagang walang ang kaso. Ang may-ari ang may responsibilidad sa aso. Kaya ang may-ari, ang siya ang makakasuhan. Correct. Talagang example may-ari. Partner, sinasabi na mga tao ng may-ari ang makasuhan. Example na lang natin sa sasakyan. Kung ang sasakyan pinark mo at hindi mo na unbrake, ay nakabangga. Natural partner, hindi naman yung sasakyan ang kakasuhan. Natural yung may-ari. Laging may-ari yan. Dapat ngayon, talagang bigyan ng mabigat na parusa yung mga may-ari ng aso. Correct. Kasi matagal na partner yan, isinabatas yung Republic Act 9484 na ang mga aso na may rabies, kailangan yan na itali. O kung sila naman lalabas, dadali nila ang aso labas, kailangan talian nila. Dahil kapag ang asong yan nakakagat at makita sa incidents, ang aso dito sa ating mga lokal na government ay sa mga barangay, mayroon, depende sa barangay kung ano nilang parusang batas. Mayroon na pag nakita ang aso mo, may mult ng 500. Pero ang aso partner, kapag yan nakakagat at ang may-ari, ay tumanggi sa gastusin. Tumanggi sa expenses ng gastusin sa pagkakagat. Ang may-ari partner pwedeng madimanda at may parusa na multa na 25,000. Yes. Kapag hindi sila sumunod. Okay. Talagang 'yun ang
itutuloy natin yung partner, ano? At mga kaibigan, may pag-uulat po mula sa labas ng ating himpila, no? Yung pong sinabi ko sa inyo kanina, kaugnay po doon sa first quarter, Mancom, meeting po na ginanap sa division ng Occidental Mindoro. Ang pag-uulat po mula sa ating Isyu Balita Patrol number 8, Mr. Yolando Tobillo. Sir, magandang umaga po. Okay, magandang umaga po. Kasamang Dan. Opo. Katulad nga po ng nasabi ninyo, iuulat ko yung tungkol sa ginanap namin na first quarter Mancom meeting, ito yung management committee meeting na ginaganap sa division every quarter. Ayun. So kahapon po, nagkaroon kami ng first quarter management committee meeting. At ito po ay ginanap sa Capitol Training Center. Ito po ay pinangunahan at sponsored ng aming CID Division or Curriculum and Implementation Division sa pangunguna po ng aming CID Chief, Ma'am Raquel Hirao. At sa pakikiisa na rin po ng SDOG, sa si Chief Anisito Paruhinog. Okay. Gayon din po ang aming bagong Schools Division Superintendent na galing Romblon po siya. Ngayon ay na-assign siya dito sa Occidental Mindoro. Pinalitan po niya si dating SDS Rafael Manalo. Ayun. At siya po ang aming SDS na bago, si SDS Roger Kappa. Ayun. Apo. At kasabay po niyan, nagkaroon po ng Mancom meeting. Magkasama po yan ang secondary principals and elementary principals. Ang secondary principals po ay binubuo ng 160, and then ang elementary principals or school heads ay binubuo po ng more or less 350. Yan po. Ayun. And then natapos po ang aming Mancom meeting dapong alas 2, at sinundan po yan ng Gawad Lilok. Ito po ay pagkilala to sa mga outstanding implementers of Brigada Eskwela. Ayun. Ganyan din po ang mga outstanding teachers from teacher 1 to 3. Outstanding head teacher 1 to 3. Outstanding principal 1 to 4. Yan po ay sa buong division ng Occidental Mindoro. Ayun. At natapos po kagabi ang awarding ceremony ng Gawad Lilok, almost 11 na ng gabi. Oh, ating gabi na. Opo. At napakaganda po ng naging recognition. And I would say that it was so very prestigious awards night. Ayun. Okay. Yun po. Congrats, oh. At nabigyan po talaga ng pagkakataon na makilala, ma-recognize yung mga efforts at mga pagpupunyagi ng mga school leaders. Yun po. Ayun. Malaking bagay po yan. Eh, kumusta naman po? Kumusta po yung ano, yung bagyong Tisoy sa inyo dyan, sir? So far naman po, sir, noong Tisoy ay konti lang po yung na-damage. Ah, okay. Pero yung ibang, mostly yung ibang eskwelahan, ay natanggalan ng bubong. Ay, kumusta? Katulad din po dun sa aking eskwel na hinahawakan, bali, ilan yun, mga 10 pirasong yero yung natuklap. Ayun. Yung pero Lubang Integrated School, bali, 3 classroom ang natanggalan ng bubong. Ah, okay. Pero with the help and cooperation ng mga parents, the stakeholders, wala pa pong 2 araw na ibalik na at naisaayos at napalitan ng bagong bubong. Wow, very good. Mabilis ang aksyon, ano? Pero nito pong nagdaan na bagyong Ursula, we're very lucky kasi po lumiwas
sa inyo? Medyo tumaas ng tumaas ng papuntang southern portion ng Mindoro yung bagyo. Kaya nung maglandfall doon sa parte ng Bulalakaw, Oriental Mindoro 'yan, and then nagdiretso po siya sa Magsaysay, Targo ng San Jose, to Sablayan, nag-southward po siya. Papunta sa may parting Palawan. Ayun. Kaya medyo naligtas po yung lubang. Ayun. Mabuti naman, ano, sa awa ng Diyos, hindi pala kayo masyadong tinamaan. Opo, awa po naman ng Diyos doon during Ursula ay wala kaming naging ano. Unlike doon sa Tisoy na talagang nagkaroon po ng evacuation kami. Ah, okay. O sir, baka may mga dagdag pa kayo. Opo, at ngayon po, katatapos lamang ng aming third periodical exam ng elementary and secondary up to senior high school. Eh, dadating na po yung mga another programs ng eskwelahan. Ayun. Nananawagan po ako sa ating mga parents na sana po ay magkaroon ng 100% attendance during our general assembly meeting. Ayun. Okay. Okay, may mga babatiin pa po ba kayo, sir? Baka may babatiin kayo. Binabati ko po yung aking misis, unang-una, na andyan sa Lupang Vocational High School. Gayon din po yung aking kaisa-isang ihado, si Leandro Santino. At gayon din po ang lahat ng Tagalubang. Gayon din po ang buong staff ng 101.5 Big Radio. Okay. Lalo na kay kasamang Dante. Okay, maraming salamat po. Opo, kung gayon din po, maraming salamat and welcome po. Okay, maraming salamat po sa ating Isyu Balita Patrol number 8. Mr. Yolando Tobillo, ha? Mula po sa Lubang Occidental, Mindoro. O, napakalaking bagay po na update tayo doon sa mga kaganapan doon. Ano? At mabuhay po kayo dyan na Ginoong Yolando Tobillo. Ha? Kaya doon po sa ating mga kababayan, no? Napatuloy po na nakasubaybay sa ating mga sa ating programa. Ay bukas po ang ating Isyu Balita para sa inyong mga kung ano man po yung mga pwede naming maitulong sa inyo, sa mga panawagan, mga reklamo. At siyempre, kung ano man po yung mga panawagan natin sa ating pamahalaan, pwede po kayong tumawag o mag-message sa amin, no? Para kahit papano ay mabigyan namin kayo ng tulong. Oh. Bukas po ang ating palatuntunan para sa inyong lahat. Oh. Okay, partner, balikan natin yung kwentong aso. Eh? At alam naman natin kasi sa totoo lang napakarami talaga na pupirwisi ng aso, no? Kaya dapat kung sino man po yung ano, ha, yung mga nag-aalaga ng aso, maging responsable po kayong tagapag-alaga ng aso. Ibig sabihin, kung kayo mag-aalaga, dapat kaya niyong i-manage. Kung hindi man nakakulong, maitali niyo, di ba? Para kahit papaano wala pong maperwisyo. Oh, pangalawa, palagay na, halimbawa, kasi yan bigla na lang tumatakbo lalo na dyan sa highway o sa kalsada. Na maaari pong maging aksidente, ho, ng mga nakamotorsiklo. O, pagka mababangga yan, partner, di ba? At hindi lang yun, ha? Yung pong ano, katulad dyan sa Los Baños, Laguna, kamakalawa lang, ano, may dalawang bata na nalunod ng dahil sa aso. O, dahil yung dalawang bata, hinabol ng aso. Ngayon, wala na silang matakbuhan, na-corner na sila. O isipin mo, nagtalunan sila sa tubig. O, ay yung tinalunan nila, malalim pala. O, ngayon, siyempre, hindi sila marunong lumangoy. Nalunod yung dalawang kawawang bata. Biktima ng aso. Ayan. Alam mo, partner, siguro para yung nagsulat sa'yo, malaman niya ang kanyang batas. Meron akong napag-research about sa mga batas sa aso. Ito, partner, para malaman niya. Ang tanong, may pananagutan ba ang may-ari ng aso sakaling nakakagat ang aso nilang alaga? May liability ba ang may-ari ng aso?
Ito, partner. Generally, malaki talaga ang responsibilidad ng may-ari ng aso. May to speak na liability na civil liability or para sa danos or damages. Number two, criminal liability o gusto mong makulong ang may-ari ng aso. Ang liability na civil, kung kasalanan mismo ng nakagat, kung nakakulong ang aso pero pinasok ang kamay sa loob ng kulungan or kasalanan ng third party at kung pinakawalan naman ng ibang tao ang aso. Generally, sagot ng may-ari ang lahat na damages kung makakagat ang aso niya o hindi. At generally, hindi ito isyo ng pagpapabaya. Regardless whether or not, may pagpapabaya, babayaran ito ng may-ari. Except, nga tulad ng sinabi natin, kung kasalanan mismo ng nakakagat o sinadya mismo ng third party. Sinabi nga sa isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema ang liability na ito ay isang exception sa general rules ukol sa pagpapabaya at ito'y nanggagaling sa equity at social interest na kung ang isang tao may alagang ayop, ito na ay dahil yung ayop para sa tao. May serbisyo o mahilig ka lang talaga mag-alaga. Ito'y pagiging responsibilidad na sagutin ang lahat na panagutan. Kung ito ay makawala, mayroon tayo na Republic Act 9482 na talagang nagtatakda ng responsibilidad na kung nakakagat ang aso na siya talaga ang yung may-ari, ang magbabayad ng expenses ng biktima. At kung tumanggi ito, may multa ng 25,000 kung siya ay tumanggi para bayaran. Actually, dahil sa batas na ito, para ma-prevent nga na magkaroon ng pangangagat, dapat nakatali or natotalian ang aso pag lumalabas ng bahay. At kung mahuli ito, mayroon 500 pesos per incident. Mayroon din na requirements na irestro at bakuna ng aso. Pero responsibilidad din ito ng mga local government unit ng mga barangay. Yan dapat, partner. Yun yung sa sinasabi mo, partner, na na-accidente yung aso dahilan sa inabol ng aso at naagtalon na ulog. Para sa aking opinion, partner, may responsibilidad doon sa namatay yung may-ari ng aso. Correct. Dahil lang, partner, kung yung aso niya hindi nakalaya, hindi yung inabol na bata, hindi yung tatalon sa tulay. Kaya may pananagutan. Mm. Pero kung malaman, partner, na yun ay sinadya ng may-ari na abulin yung bata o inutusan para sila tumalon dahil kung ano ang ginawa ng mga bata doon sa harap ng bahay nila, pwede rin, partner, makulong ang may-ari ng aso. Ayun, okay. Oh, babalikan natin uli ang ating tinatalakay na yan, ano? Tungkol po sa aso, no? Kaya malaking bagay po na kayo ay nagme-message sa amin, mga kaibigan. Yes, partner. Okay, mga kaibigan, papasukin po muna natin ang pag-uulat po. Mula sa labas ng ating himpilan, balitang sports naman po ito. Si Mighty Sports sa hinugot po si Balkman para sa kampanya po sa Dubai Meet, no? Okay, ang detalye, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating Isyu Balita Patrol number 2. Jared Abrera. Jared, good morning, go ahead. Patuloy sa pagpapalakas ng hanay ang Mighty Sports Philippines para sa misyong maiwi ang titulo ng papalit sa papalapit na 30 points Dubai International Basketball Championship. Ito ang natapos ng mga dagdag ang kanilang import na si Ronaldo Beckman na kargado ng roster para sa torneong nakatakda sa January 23 hanggang February 1 sa Shabab Al Ahly Club. Magiging homecoming din ito ng 35 years old na batikang manlaro para sa Mighty Sports matapos ang makasaysayang kampanya noong 2019 World Games Cup sa Taiwan. Mula dito sa labas ng impilan, si Jared Cabrera, Isyu Balita Patrol number 2. Nag-uulat para sa J11.5 FM Big Radio, ang himpilang numero sakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo, Isyu Balita Patrol number 2, Jared Abrera. Okay, mga ka-isyu, balikan po natin yung ating tinatalakay, ha? Tungkol po doon sa pag-aalaga ng aso na dapat po ay dapat responsable kayo, no? Talian, ikulong o ano man yung dapat na gawin
para hindi po makaperwisyo. Ito pati yung mga asong ito, partner, kapag palagay na hindi nakakagat, hindi nakabangga o naka ano. Pero ibig sabihin, isang mabigat ding ano nito, yung bang pumupupo kahit saan, di ba? Kahit saan pumupupo yan, na kung sakali, yan yung nakakapagpadumi pa ng ating kapaligiran. Hindi lang partner yung rabies ang nakakamata. Yung ano ng tai na binibigay sa, siyempre maraming bata, kagaya yung tag-init del summer, maraming naglalaro. Yung mga pupo ng tao, siyempre yung bacteria yung sumisingaw. Ang kaya ang bata nilalagna. Pupo ng aso. Pupo ng aso. Opo. Kaya ang mga bata magkakasakit dahil lang sa, siyempre pag tag-init, biglang ulan, sisingaw, maaamoy ng mga bata. Ayun. Kaya yan, nagkakaroon sila ng sakit. Tsaka nakakapilay din yan. Minsan nakatapak ako. Hindi ko malaman kung pilay partner na walang sakit. Pero nakakapila. Hindi ko malaman, para ako nagtitinikling. Siyempre partner, sino ba yan? Kagaya lalo na partner kung nakaapak ka, ay tinatawag ng iba, tinik, tapos magdadrive ka. Papayag ka ba, naka-aircon ka, ang amoy ng sasakyan mo tayo. Kaya talaga partner, iingatan, hindi na kumala. Pilay ka talaga. Nakakapila, no? Maghahanap ka ng pagpupunasan. Kaya hindi lahat partner ang bagay na napilay dahil napbalian ka. Napilay ka dahil hindi mo na pwede itong-tong. Pag itong-tong yung sapatos mo. Diba? Kaya maraming ano. Payo po natin doon sa ating mga ka-isyo, mga kababayan. Dapat po maging, yun nga, maging responsable po kayo, ha? Hindi po basta nag-alaga lang. Yung iba naman kasi basta nag-alaga lang. Pagka gustong tawagin yung aso nila para pakainin, tatawagin. Ganun lang. Kawawa naman po yung ating mga aso, ha? Kasi inalagaan nyo yan, maging responsable kayo. Alagaan na nga naman ninyo ng pakainin ng tama sa oras. Kasi partner, ang alam natin dyan, kapag ang aso ay hindi pinakakain ng may-ari, no? Yan yung naghahanap ng mga makakain sa mga basurahan, sa mga marurumi, di ba? Ayan, partner, ang mayroon malakas na rabies. Yun ang sinasabi yun, natin. Partner. Pero kahit pa nga, partner, sinasabi inalagaan at hindi naman na nabigyan ng injection sa rabies, mayroon din, partner, yan. Mayroon din, oo. Yan may iwasan. Hindi nga lang kasing lakas nung pinakawalan nyo yung askal kung tawagin. Di ba? Pero mayroon nagtatanong, partner, kung bakit daw yung mga strays na mga aso ay pinapatay. Okay, meron tayong batas na kapag ang aso mo, kailangan ipa-registro mo yan, registered. Yung mga aso na napagala-gala, pinapatay talaga yan or dinidispose para hindi na sila makapapekto. Yung nga, parang sinasabi mo na maraming tae, o hindi lang sabi mong nababangga. Kaya para hindi mapatay ang aso niyo, huwag silang pabayaan na pagkalat-kalat. Okay. Kaya kung makawala man siya, kailangan mayroon naka-registered ang aso niyo para siya hindi patayin. Yan. Okay. Correct. Correct ka dyan, partner. Okay, mga kaibigan, ang oras po natin, meron na lang po tayong 15 minuto bago sumapit ang ikasampo nang nagmamadaling yumaga. At ayun. Kaya doon po sa nagpadala sa atin ng mensahe, kaya Mrs. Malo Soles, maraming salamat po. Dahil malaking bagay po na kayo ay nakakapagpadala ng message sa amin. Kasi napapag-usapan po. Ngayon, kahit paano, alam na po ng mga nag-aalaga ng aso kung ano yung kanilang dapat gawin, no? Okay. Ito, partner, dapat din mapagbigyan siya dahil sumulat sa iyo para siya mabigyan ng tamang gagawin. Lumapit siya sa kanyang barangay kung saan siya nasasakop. Doon siya humingi ng tulong para mapatawag yung may-ari, pag-usapan kung dahil namatay yung bata, kung ano ang karapatan nung may-ari nasa yung sa gastusin. Yun correct. Ang dapat niyang lapitan. Saka siya gumawa ng action kung saan man siya lumapit. Lumapit muna siya sa barangay nila. Okay. Sige. Mayroon pa tayong dito, ha? Babasahin natin. Mula po kay Ginoong Antonio Gonzales, mga tricycle po sa highway, dapat nga bang pagbawalan? Ayun.
Okay, maraming salamat po Ginoong Gonzales, no. Sa inyong padalang mensahe, no. Kung ako ang tatanungin, kasi yan po ay matagal ng batas pa rin, yes, ano? Partner. Tulad ng aso, sinasabi yes, natin matagal ng batas. Na. Hindi nga lang na-implement, pero pahabol doon sa mga ano, ha? Doon po katulad nitong sa aso na ito. O, pahabol lang, ano? Ihabol lang natin na dapat ang magpapatupad ng batas dito, number one, ay yung barangay, no? Yes, partner. Yung mga local government. Yes, oo. Ang barangay po kasi, kayo po mismo yung nandyan sa mga kabahayan, no? Na dapat kayo mismo ang magpapatupad doon sa batas. Kasi dito sa Pilipinas, inuulit natin, maraming batas na magaganda, no? Kaya lang, implementation lang po ang kulang. Bakit? Eh, marami po kasi na mga katulad ng iba natin mga barangay official, kumu yung may-ari ng aso, butante niya, hindi na niya mapagsabihan, di ba? So may kahalong politika. Pero pagdating po doon sa ganung bagay, dapat po maging strict kayo, no? Ipakita nyo na kayo ay karapat dapat na manungkulan sa inyong barangay bilang ama ng barangay, no? Oh, ngayon kung sakali, dapat po ay kung bawal, eh bawal. Kahit pabutante mo 'yan, ituruan mo nang tama, di ba? Dahil kayo po yung mga ama ng barangay eh. Mm. At saka partner, para sumunod, dapat yung mga namumuno, sila ang unang gumawa. Para kung ano partner, sila ay yung parang example. Image na makita na iyan, sumusunod. Siyempre nahihiya yung mga wala sa posisyon na gumawa ng labag sa batas. Correct ka dyan, partner. Okay. Isa pa, yung katulad nga, padala ng ating kaibigan din, ha? At masugid na taga-subaybay si Ginoong Antonio Gonzales ng Dayap, Kalawan, Laguna. Tungkol po doon sa mga tricycle, yan po ay batas din. Na talaga pong bawal ang mga tricycle sa mga highway, no? Kaya lang, kalimitan po, marami po kasing mga bayan, lalo na sa mga probinsya, na wala pong ibang masakyan kundi tricycle. At yung po ay halimbawa, galing po sa bayan, tatawid ng highway, talaga pong napipilitan na manakbo sa highway, no? Pero kung tutuusin, bawal po yan. Talaga ipinagbawal. Kasi unang-una, ang tricycle po ay nakakasagabal yan. Unang-una, mabagal yan. Hindi yan katulad ng mga four wheels, no? Pangalawa, marami po kasi mga tricycle drivers na ang alam lang ay mag-drive. Hindi nila alam yung batas ng trapiko. Na kung ikaw ay mabagal, huwag kang gigitna. Ay minsan, mga ka-isyo, yung pong mga ibang tricycle drivers, hindi naman po natin nila lahat, ano? May katigasan ng ulo. Minsan, nasa gitna sila. Businahan mo, nagagalit pa. Ngayon, para sa akin, kung ako tatanungin, pwedeng pagbigyan. Kaya lang dapat, matuto naman. Ito na may mga tricycle association sila eh, di ba? Ngayon, pinakamaganda dyan, kung sakali man sila itutungtong ng highway, wag naman silang gigitna, sa tabi na lang, di ba? O partner, ano masasabi mo dyan? Mayroon naman na mga kalsada na pwede nilang pagdaanan, mga provincial road, pwede doon. Yung sa national road, bawal talaga ang tricycle kasi syempre, nakakagawa sila ng traffic. Ngayon, sana sundin nila yon. Kung sinasabi nila na may magtatawid o may sundoy, di ba mayroon naman tayong waiting area? Doon nila intayin ang kanilang mga inintay na mahal sa buhay. Wag nang maglabag na bawal at idadampan nila sa national road ang tricycle nila. Yun nga sinasabi natin eh. Kaya kumbaga, napakalaking bagay po sana na tayo ay sumusunod, ano? At kung sakali man, katulad na, halimbawa, kasi ang talagang magpapatupad niyan ay yung mga local officials, mga local yung government officials. Yung traffic enforcer. Ngayon, yung mga deputized ng LTO. May mga bayan kasi na kahit papano, puro consideration, ay napapadaan nila sa highway. Kaya lang dapat naman ay nasa tabi. Alam mo naman kasi partner dito sa atin, also ay kay kumpadre, kay kumpadre. Kaya ganyan ang nangyayari. Yun na nga eh. Pero kung iwasan ng mga ganyan, sundin natin, ipano natin na maipit ang ating batas, siguro mas maging maayos ang ating daan. Correct. At may iwasan ang mga aksidente na mga nangyayari. Kagaya nakita mo partner, na mga bangga na mostly nababangga ng bus ang tricycle. Hindi lang ang partner tricycle, pati motor.
na bigla na lang nag-overtake, o siyempre mababangga dahil single ang mga gulong nila. Kaya correct. Dapat sundin nila ang batas kung saan sila nararapat dumaan para maiwasan ang aksidente. Tama yon. At saka dapat po ay pagkabatas, batas, no? Yes, at saka alam nyo mga ka-isyo, ang number one pong dapat talaga dyan maghigpit ay mga nasa local government. At ito pong LGU kasi, itong local government unit natin, siyempre sila yung nandun mismo sa lugar, no? Yes, partner. Na magbigay kayo ng sample. Pag sinabing bawal, manghuhuli talaga kayo, no? Kasi kung sakali, halimbawa, sa una lang, yan ang tinatawag na mga ningas kugon. Sa una, nanguhuli. Makaraan ng ilang araw, pinababayaan na. Hindi naman partner pinapababayaan. Nandyan pa rin ang huli. Dadalin sa gilid, hihingi ng kutong. Sana maiwasan ang ganyan. Yun ang hindi maganda na nangyayari sa atin. Ano? Kaya kinakailangan, bukas po ang ating mga mata. Ha? At saka lahat naman ng ating mga kababayan, halos lahat ay may mga cellphone. Ano? Kapag kayo ay kinutungan, kinakailangan i-video nyo. Ha? Kasi number one yan. Number one, kasi sandata natin ang video. Ha? Para kahit papano, matigil yung mga ganon. Kaya naman hindi napapatupad yung mga batas natin. Sabi ko nga, maraming batas sa Pilipinas na magaganda. Kaya lang, pagdating sa implementation, nawawala. So, bakit pa kayo gumawa ng batas kung hindi rin lang masusunod, di ba? At kung hindi rin lang kayang ipatupad. Yan. Kaya kinakailangan, payo po natin doon sa ating mga, siyempre, pagdating sa mga bayan, ang gumagawa ng batas ay yung mga konsihalis ng bayan, di ba? O ngayon, kung kayo po ay gagawa ng batas, checkin nyo. Kasi may mga utor yan. Halimbawa, ikaw si konsihal, konsihal Siba, ikaw yung gumawa ng batas na ganito, dapat, hindi ka lang gumawa ng batas. Pagdating sa implementation, subaybayan mo yan kung napapatupad. Kasi, sayang nung batas na ginawa mo. Hindi diba? Lang partner, sayang yung batas. Sayang yung sweldo. Maraming mga tao na mga nakapu dyan, wala namang ginagawa. No, kaya ang gawin para maiwasan ang traffic, magdedicate na tao, magtalaga na magtaga-traffic dyan sa gitna ng highway ng para maayos ang pagtakbo ng sasakyan, maayos ang traffic ko natin. Yun. Ang sinasabi kasi natin, yung katulad ng mga batas na hindi na papatupad. Hindi partner na papatupad. Tulad na lang. Sa mga pinuno nila. Bigyan kita ng sample, ha? Tulad sa Los Baños, Laguna, nakikita natin diyan, no? Doon sa kasi diyan sa Los Baños, Laguna, meron diyang sa junction, diyan po ang pinaka-traffic diyan. Ngayon, gumawa sila nire-reroute nila doon sa papuntang Bayog, Barangay Bayog. Malapit po sa dagat 'yan. Kaya lang, ang hindi maganda kung doon ka dadaan, iiwas ka sa traffic, doon ka dadaan, lalo ka matatagalan. Bakit? Andun po yung mga nakaparadang mga sasakyan, andun yung mga naglalaro mga bata, andun yung may mga nag-iinuman sa malapit sa kalsada. So, ibig sabihin, talagang madadala kang dumaan uli doon. No? Ngayon, makikita mo patay sa mga posti nila, yung mga posti ng Meralco, nakadikit doon, bawal ang pumarada dito. May oras pa. Ang lalaki, sunod-sunod. Pero wag ka. Sa tapat noon, andun pa rin yung mga nakaparada na mga sasakyan na halos mga plat na, nilulumot na, at halatang hindi na ginagalaw. di ba? Partner, ito rin ano naman sa akin. Ano, hindi lang yung partner nangyayari sa Los Baños. Kaya sabi ko, kahit sa saan mayroon, Tagaytay. Nandiyan na, siya mismo yung administrator. Di ko nabanggit ng pangalan. Hindi niya nga magawa ng aksyon. Paano pa kaya pagdating sa labas? Doon nga, di magawa ng aksyon. Mauli kung ano dapat niyang gawin. Pati gwardiya, pati mga nagtatrabaho doon. Wala daw silang magawang aksyon kasi matigas ang ulo ng nakaupo na administrator. Kaya, paano naman susundin ang batas na mismo sila, hindi nila mapatupad ang traffic rules sa loob ng LTO ng Tagaytay. Kaya sana partner, sila muna ang gumawa, sundin nilang batas, ipakita nila sa mamamaya, sa mga tao. Para sundin din ng mga nakakakita na sila mismo ay ginagawa nila para gawin din ng mga tao. Correct. Kumbaga sa tahanan,
bakuran mo yun eh. Opo, diba? Partner. O, dapat. Silang gumawa ng aksyon. Ayun. O, na ipatupad ang batas. Sila yung magandang halimbawa. Yes, partner. Diba? As sinasabi, hindi sumusunod, matigas ang ulo. Mm. Ano pa ang yung, kaya nga may mga traffic enforcer tayo at ikaw ang namumuno. Pwede mo naman yan, aksyon ng partner, hindi na natin kailangan pang turuan dahil alam nila kung ano ang pinapatupad nila. Mm-hmm. Kaya sana partner, lahat, hindi lang Los Baños. Gawin nila ang batas na pinatupad. Ano pang silbi ng pinatupad na batas kung hindi nila gagawin? So, ito pong tinatalakay natin mga ka-isyo. Ha? Ito po ay nationwide, no? At pero alam mo partner, sa totoo lang kasi, itong programa natin hindi lang naman Batangas, hindi lang sa Calabarzon tayo, ha? Kasi buong mundo napapanood tayo, yes, dahil partner, sa ating Facebook, no? Naka-live streaming tayo, no? At siyempre, hindi lang sa alam mo ito, tayo Tili Radyo na, ha? Tili Radyo ka kasi yung ibang mga ano katulad ng Palawan, yung mga ano diyan, mga cable TV ay nakakapanood sa atin, no? Sa Palawan. Yan ang kagandaan, partner, na may ano tayo, Facebook. Oh, sa Dumaguete, yan. Lahat halos ng mga cable TV companies ay kasama natin. So ibig sabihin, napapanood din tayo sa TV. Ngayon, sa Facebook, worldwide napapanood din tayo. Kaya itong tinatalakay natin, mga ka-isyo, sana po ay magsilbing aral sa ating mga kababayan, sapagkat, yun nga, simula sa barangay, mga barangay kagawad, gumagawa din ng batas yan. Batas na pang barangay. No? Ngayon, kayo po ay, kung gagawa po kayo ng batas, titsakin lamang po ninyo na kaya nyong ipatupad. Kasi, kung hindi rin lang naman ninyo kayang ipatupad, eh wag na kayong gumawa ng batas. No? Yes, para kung kayo, kumbaga, unang-una, nagsasayang lang kayo ng panahon. No? Pangalawa, eh para kayo naglulukuhan lang dyan. Diba? Kasi kung kayo, kung may mga batas kayong ginawa at hindi rin lang naman maipapatupad, eh wag na. Iba na lang tutukan nyo. Wag ng batas ang gawin nyo. Kasi useless eh. Diba? Nag-uubos lang kayo ng, ano, ng oras, ng panahon. Kaya kinakailangan yan, kapag nagpasa po kayo ng batas, susundan ninyo. Titignan ninyo kung napapatupad yung inyong panukalang batas. No? At dapat kayo nakatutok dyan para nalalaman at nakikita nyo kung ito po ay naipapatupad. Kasi sayang eh. Di ba? Hindi naman kinakailangan gawa lang ng gawa ng batas. At kung puro useless lang naman, yun nga, sayang lang po ng panahon, no? Kaya kinakailangan kung kayo po ay gagawa ng batas, dapat ay kayo mismo pati susunod. Yes. At saka pasampulan ninyo doon sa mga kamag-anak nyo, ha? Tulad sa barangay, marami diyan, maraming batas na magaganda, kaya lang hindi nila napapa-implement. Hindi nila napapatupad. Bakit? Kasi yung mga butante nila, nandun lang din, mga pali-paligid. Marami dyan, mga leader-leader nila pagka sa pangangampanya. No? Ngayon, kung yun ang lalabag, ay, si pare pala eh. Wag mong ano, okay na yan pare, sige. Para, kumbaga, sa madaling salita, pagdating doon sa ano dapat, sa batas, yung mga kumpare naman, wag naman masyadong kakapalan ng mukha. Hindi kung mo kumpare ka, exempted ka na sa batas. Di ba? Dapat, ikaw mismo ang susuporta sa kumpare mo. Kung barangay captain yung kumpare mo, ito yung mga batas na pinaiiral ng kumpare mong barangay captain, ikaw mismo yung susunod. Pangunahan mo. Para kahit papano, suporta mo na yan dun sa iyong kumpare. Ganun yun. Pero kung ikaw mismo, kumukumpare mo, hindi naman tayo huhulihin yan. Hindi naman tayo bibigyan ng penalty niya kasi kumpare ko yan eh. Di ba? Ayun ang mga nangyayari ngayon. Yan hindi ang reality. Lang hindi lang partner yung sa ano na hindi napapatupad, hindi nasusumbong. Hindi tayo naman yung mga nakakakita, bidyuan para maaksyonan agad. Yun ang pinakamagandang armas ngayon eh. Di ba? Magtulungan tayo para maging maayos ang ating bayan. Oo. Yun ang pinakamaganda na kinakailangan lagi kayong may dalang cellphone. Para yung mga... I-report agad ang nakikita ninyo na hindi maganda sa inyong paningin. At saka nga pala, paalala, ang issue balita po ay bukas para sa inyong mga karaingan.
Yung mga katulad niya, ano yung mga anomalya na nakita ninyo, ho? Pwede po ninyong i-report sa atin sa ating programa para kahit papaano ay maiiri po natin 'yan. Para kahit papaano ay kan. Oo. Para magbigay ng aksyon, no? 'Yan. Kaya para po sa inyong mga panawagan, ho, mga reaksyon, mga komento, ha, welcome po 'yan sa ating palatuntunang Isyu Balita. At oy, pwede nga po pala kayong ano, ha, pakikuha niyo yung number ko para kahit papaano, number ng ating partner, ha? May bibigay ka rin bang number? Mayroon, partner. Oh, sige, sige. Pakibigay mo muna 'yung sayo. TM2 partner. 0997217751. Ayun. Ano man ang oras, kung ano man ang inyong problema, tawagan niyo lang po ako. Handa akong tumulong. Number one, ako na 'yung tatawag sa iyo, may problema ako. Oh, walang problema, partner. Anytime. Basta kaya ko. Ganun ba? Walang ano, kahit anong oras ka mo. Anytime nga, partner, yeah. Kahit anong oras. Tatawag ako sa iyo. Handang tumulong sa aking kapatid. Tatawag ako sa iyo, partner, mga alauna ng hating gabi, ha. Ay, yan, partner. Oh. Partner, basta bagay na dapat na isusolve natin ang problem. Ayun, no. Eh, pala naman eh, diyan ako believe sa iyo dahil pag okay, ulitin natin. 09 09 9 7 1 7 7 9 5 1. Ayun. Okay. Kopya niyo. Hanapin lang niyo si Mrs. Patricia Sagaseva. Ayun. Okay. Mga kaibigan, ang sa inyong lingkod, oh, ito po ang ating personal na, na numero, ha? Sa ating cellphone, 0919-605-0879. Yun po, ha? Ulitin po natin. 0919-605-0879. Yan po yung ating cellphone number, mga ka-issue, ha? Na pwede nyo pong tawagan, no? Wag lang pong hating gabi, ha? Kung hindi lang importante. Pero kung importante naman, kahit ating gabi, eh, pwede po yan. Pag importante, partner. Oh, pag pero pag importante, hindi importante, wag na. Eh, baka biglang nagri-ring, ano, hating gabi. Tapos biglang, ay, hello, sino po sila? Ay, pwede po bang bumate? Nako po. Nang kapumbate na tutulong. Wag muna, ha. So, pagkabatean, eh, dun tayo sa tamang oras, ha. Oh, yan. Kaya pagka sinabing pagbate ay nasa tamang oras, no? Pero yung paglilingkod bayan, halimbawa may aksidente, ah, may nasusunog dito, pwede kayong tumawag, oh. Dahil doon nga pala sa mga ka-issue natin, ha. Wag niyo mong kalilimutan, mga kaibigan, wag po niyo kalilimutan. Lagi po kayong maghahanda ng mga numbers, no? Nang in case of emergency ba, no? Dapat po mayroon kayong sa police, no? Dapat po makuha ninyo yung sa barangay. Kung nasa subdivision, guard. Oh, yeah. Dapat lagi naka-phonebook dapat 'yan sa cellphone niyo. O di kaya doon sa malapit sa telepono niyo nakadikit 'yan. Opo. Pinakan directory. Mga emergency. Tapos kung dapat number one din diyan yung tawag dito sa Bureau of Fire Protection, oh, kung may bumbero. Sunog. Oo. Bumbero. Ayan. At meron din dapat nakalagay yung telephone number ng Meralco. Yes. Kaya kung ano man ang problema sa inyong kuryente, agad ma-actionan, makakatawag agad. Kung may mag-i-spark doon sa inyong kuryente, antimano may tatawag niyo. May sunog sa kapitbahay. Magtulungan ang tumawag. Mabilis, ano? Para mabilis ang aksyon. Tapos meron din dapat kayong doktor, no? Para kung sakali, halimbawa, may family doctor kayo, eh wag po ninyong iaalis 'yan. Dapat to anytime pwede kayong tumawag. 'Yun po yung mga dapat laging ang partner. Mga in case of emergency, meron kayong pwedeng matawagan, no? Paalala po 'yan, ho, para sa ating mga ka-issue, mga kababayan, na dapat po ay lagi tayong may mga ganyang mga emergency numbers, no? At para kahit papano sa mga biglaang mga pangangailangan, meron po tayong tatawagan, no? Okay. At yung nga palang mga ka-issue, ha, yung mga nagsipagbigay sa atin ng mensahe ay atin pong pinasasalamatan, ano? Ay yung pong si Mr. Antonio
Gonzales ng Bangyas, Kalawan, Laguna. Maraming salamat po. Ho. Malaking bagay po yan. Kasi kahit papano, natatalakay po natin dito sa ating programa. No? Yan. Okay, isa pang pinasasalamatan natin, partner, itong si ano, si Mr. Yolando Tobillo. Alam mo ba principal ito? Ito ay isang guro, no? Na talaga namang saludo tayo sa mga guro, partner. Opo, partner. Oo. Kung hindi sa kanila, di tayo matututo. Yes, yan yung naguhubog. Utang natin ang ating pinag-aralan, oo, at ating kaalaman sa mga teacher. Yan. At kung may mga batang nakikinig, ha, Sabado nga pala ngayon, marami nakikinig ng mga bata. Igalang natin at irespeto ang ating mga teachers, mga no? Teachers. Sapagkat sila po yung ating pangalawang magulang. Yan. Kasi kung tayo nasa bahay, ang magulang natin ay yung ina at ama natin. Diba? Pero ang ating unang first teachers, ang ating magulang. O yan. Okay. Yan pangalawang magulang ang teacher. O yun. Pangalawang magulang ay yung mga teachers sa school. Okay? So kaya dapat, ano man po yung yung para doon sa mga bata, ano man respeto binibigay natin sa ating mga magulang, sa ating ama't ina, ay ganun din po ibigay natin din dapat gawin sa ating mga guro, ha? Sapagkat sila yung humuhubog, ha? Sila yung humuhubog sa ating kaalaman, no? At siyempre, hindi lang kaalaman, ha? Sila rin po yung humuhubog para sa ating magandang kinabukasan. Kasi kung may pinag-aralan ka, ha? Kung may pinag-aralan ka, siyempre, magandang kinabukasan mo. Yun. Kaya kinakailangan, mga bata, sumunod kayo sa inyong mga magulang ng maayos at lahat ng itinuturo nila, sundin nyo. Pangalawa na po, doon sa inyong pangalawang magulang. No? Kasi partner, ang edukasyon, yan ang pamana ng mga magulang na kahit sino walang makakakuha. Yes, kahit correct. Sa pangalawang buhay, dala mo yan. Yes. Habang kaya mag-aral ng mabuti habang pinapaaral ng magulang, samantalahin. Yan. At huwag nagbubulakbol. Kasi ang hirap hanapin ang pera. Yes, oo. At sa hirap ng buhay, kinakailangan mahalin nyo yung binibigay sa inyong budget ng inyong mga magulang, no? Sapagkat yan ay pinaghihirapan, pinagpapaguran, alang-alang sa inyo, no? Mangalawa, partner, mabuti nga sa taon na to, meron na tayong pre-education. Yeah. Dahil kahit wala ang magulang na pera, pwede silang mag-aral. Alam mo, laking bagay ng ginawa ni Pangulong Duterte. Duterte. Kaya pasalamat tayo kay Pangulong Duterte. Dahil siya po yung author dyan . Opo, yung malibre na ang ating mga kababayan, lalong-lalo na. Alam mo, maraming mga matatalino, partner, na mahihirap. Yung mahihirap, nabibigyan ng pagkakataon. Hindi kagaya nung nawalang pre-education, maraming gustong mag-aral na matatalino, hindi nakakapag-aral dahil sa kakulangan yun, ng financial. Pero sa ngayon, hindi na sila pwede, partner, magsabi na, hindi ako nakapag-aral dahil walang pera ang magulang ko. Mali, partner. Yun. Sa kanya na yan nakatamaran. Kaya payo natin doon sa ating mga kabataan, no? Sa ating mga millennials. Habang kayo ay nakakapag-aral, huwag niyong sasayangin ang inyong panahon, no? Ang panahon ay ginto, no? Dahil ang pagsisisi ay nasa huli, no? Tama, marami diyan nagsisisi dahil sayang kung ako sana ay nag-aral noon, hindi sana ako ganito ngayon. Yung mga medyo naghihirap, no? Yes, partner. Pero partner, kahit sabihin natin hindi nakapag-aral noon, kung gusto ko talaga mag-aral, walang age limit. Yes. Kaya pwede silang mag-enroll. Para kung hindi man sa mag-ano sila ng trabaho, may angat niya rin ang kanyang pagkatao. Maraming mga lula at lulo ngayon na kahit high school, nag-aaral sila. Opo. Diba? Kahit mga gwardiya, nakulang sa kanilang financial sa pag-aaral, pwede nilin gawa na paraan na mag-aral din sila. Kaya wag po kayong kung kayo man po ay mga halimbawa, medyo maiedad na kayo. Wag, hindi po hadlang yung edad . Hindi hadlang. Kasi sa ginawa partner ng ating presidente, lahat inalis na yung mga age limit. Yes, partner, hindi lang partner sa pag-aral, pati sa pagtatrabaho. Kaya kahit matatanda na, hanggat kaya nyo, pwede kayong magtrabaho. Yan ang sinasabi natin. Same lang yan, partner, sa pag-aaral at pagtatrabaho. At dyan naman sa Maynila, napakalaki ding bagay ng ginawa ni Isyu Moreno. Diba? Yes, partner. Binigyan niya ng priority na makapagtrabaho yung mga senior citizens. Yes, partner. Oh.
Di ba? Ang ganda nga partner, natuwa ko minsan pumasok ko dyan sa Chowking. Mm. Tapos nakita ko may matanda. Parang napaka, ano, parang ang saya-saya ko na oh. Yung matanda, ang lakas-lakas pa. Kasi partner, hindi lang nagkaroon sila ng pera, trabaho. Parang na-exercise pa nila yung katawan nila. At saka, hindi kagaya noon, walang trabaho dahil may age limit. Sa bahay na lang, kaya agad na mamatay dahil wala ng exercise. Yun. At ang kagandahan noon, hindi sila nai-stress. Yes, partner. No? Kasi kung sila ay nananatiling sa bahay lang, nandun yung ano eh, nalulupog sila. Di ba? Yes, partner. Oh, marami dyan, kapag ganyan, siyempre, halimbawa, walang trabaho, walang mapaglibangan, nai-stress sila. Yun po yung mas mabilis na nakakapagpatanda, nakakapagpahina sa kanila. No? Dahil sa walang exercise ang katawan, tapos sa loob ng bahay, puro trabaho, wala ka nang sweldo. Pero yan ang napakabigat na trabaho. Eh, parang na-stress ka dahil lagi ka lang sa loob ng bahay. Yun, pero dahil sa pwede kang magtrabaho paglabas mo na nagkakaroon ka, parang na-unwind mo yung sarili mo. Yun, oo. At saka, malaking bagay yung ginawa ng ating pamahalaan na binigyan ng pagkakataon nga na makapagtrabaho pa itong mga senior citizens. Hanggat kaya nila. Oo. Walang bawal. Kasi malaking bagay sa kanila yan. At saka, marami dyan yung mga senior citizens tulad nung tinalakay natin nung isang Sabado. No? Marami dyan mga senior citizens na kung sakali hindi ko mayayaman yung kanilang ano, yung kanilang mga anak ay kasama rin sila doon sa yaman. Dapat ano eh, pantay-pantay talaga ang tingin sa mga senior citizens. Yes, partner. Kay mahirap, kay mayaman, iisa lang dapat 'yan. At saka kung ano yung mga benefits na natatanggap ng mga senior citizens, dapat lahat 'yan. Kaso partner, nakikita ko nga pag hindi ka kilala, sorry ka na lang. Pag kilala ka, palakasan. Hindi ka nagulog, mayroon ka. Palakasan system. Ano ka ng benefits, ng benepisyo ng sa senior citizen. Kaya payo natin doon sa ating mga ano yung kasi yung mga USCA na yan, sa USCA, may mga presidente sila diyan. Oo. Huwag naman po nating gamitin ang ating impluwensya. Ha? At saka yung mga palakasan system, alisin iwasan na po na natin. Iwasan na yan, partner. Dahil yan ang nakakasira sa ating bayan. Ayaw pati niyan ni Presidente. Ayaw ng Pangulo natin na ganun ang mangyari. Yung mga palakasan system, dapat pantay-pantay. At saka dapat, yung mga minsan kasi, kung sino pa yung talagang mahihirap, yung pa ang hindi nakakatanggap. Tama ka, partner. Oh. Yung sino pang mayayaman, sila ang nakakatanggap ng benefit ng yun. Senior citizen. Sana wag naman ganun. Mag-share naman sila sa mga nangailangan, lalo na sa mga mahihirap. Correct, correct. Yes, partner. Kaya, sana ngayong year 2020, ganun ang mangyari. Oo. At tuloy-tuloy yan kasi hanggat si Pangulong Duterte ang presidente natin, lahat ng pagbabago mangyayari yan. Yes, partner. Lahat ng pagbabago ginagawa niya. At talaga namang ramdam naman ang ating sambayan ng Pilipino, no? Ng ating mga kababayan, kung gaano at kung ano-ano yung mga nangyayari ngayon kumpara doon sa mga naunang administrasyon. No? Yung sinasabi nga nila, ini-issue nila na pagdating sa itong sa drugs, naka-issue, wala daw nangyari. Hindi po ah. Marami partner nangyari. Isang malaking kalokohan niya na kung sasabihin nilang walang nangyari sapagkat napakalaking bagay po ng mga ginagawa ng ating Pangulo. No? Yes, noong hindi pa siya ang presidente, talagang talama. Kung maglalakad ka dyan sa ano, kakabahan ka. At saka anumang oras, pwedeng malagay ka sa alanganin. No? Saka marami partner na panahon na hindi pa presidente si Duterte, maraming nare-rape dahil ng reason sa drugs. Kaya paano nasasabi ng ating vice president? 1% lang, walang nangyayari. Yun ang sinasabi natin. Oo. At pagdating kasi sa drugs, andun yung lahat ng krimen. Yun ang, kasi pag under the influence of drugs, mas matindi sa alak yan eh. Kasi yung alak, ang kagandahan sana dun sa alak, kapag nalasing ka, kalimitan dyan, tamang tulog ka eh. Diba? Pagka ikaw ay halimbawa, ikaw ay nalasing, aantukin ka. Yung iba naman, talagang hindi lahat. Yun kaya iba-ibang tamang ng pero, alcohol. Pero kunting porsyento lang yon. Pero naman ang drugs partner, yan ang pangit. Kaya dapat talaga na matapos ng problem dyan. Dahil pag ang drugs ang tinamaan ng utak mo, talagang wala na. Kasi itong drugs, ito trip-trip ito eh. Pag natripan nila yung mang rape,
kahit bata nire-rape nila. Kasi pagtinginan nila sa bata, dalaga na. Dalaga diba, na. Diba pinapatay, tagtingin nila demonyo na. Kaya ganyan ang nangyayari. Yun ang ano, masamang epekto ng drugs. No? At hindi lang yan. Ha? Yung mga matanda, kita mo naman, mga lula nire-rape. Diba? Yes, partner. Pagka na, pagdating ng investigasyon, yung rape ay under the influence of drugs. Oh, yon. Kaya kalimitan ang mga krimen po ay dahil sa drugs, no? Yes, ngayon, hindi po pwede na walang nangyari na tulad ng sinasabi nga ni ano. Ito si Kwan, kababayan ko rin to eh, kung tutuusin si Vice President. Kaya lang ako kahit kababayan ko kung mali, mali, di ba? Yes, partner. Hmm. Kababayan mo rin yan, nga pala. Kahit pa partner, kababayan ko. Yan sinasabi mo, kung mali, mali. Yun. Kasi kahit sa mga anak ko, pag sila nagkakamali, talagang mali. Sabi ko correct. Nga, kung gumawa man kayo ng krimen, talagang mabigat sa batas, makukulong kayo, papaintulot ko yan para mabigyan ng lesson. Yun. Ganon tayo. Ganon tayo. Tayo, partner. At kaya... Kaya dito sa Isyu Balita, walang tayong kinikilingan. Walang kinikilingan. Kung sinong nagkakamali talaga, kailangan i-actionan. Yan. Para i-broadcast para malaman. Yun. Ang batas ay batas. Diba? Kinakailangan... sumunod po tayo sa batas. Ano, kasi para sa atin din yan, di ba? Tulad na lang, halimbawa, ikaw ay driver, nagka-counterflow ka, di ba labag sa batas yon? Yes, o sino ngayon ang nalalagay sa alanganin? Yung nagka-counterflow. Nagka-counterflow. O yun. Pangalawa, nandadamay ka. Kasi yung mga kasalubong mo na nasa tamang linya, eh, maaari mong mabangga, di ba? Maaari mong mabangga at pwede siyang bumangga sa'yo. Nadamay. O. Di ba? So ibig sabihin, wala pong iba talagang pinakamaganda ang sumunod tayo sa batas. Magtulungan. Sa batas trapiko, ano? Batas na pambarangay. Kasi partner sa atin, pag nakita walang pulis, diyan na ang gagawa ng violation. Yun ang sinasabi natin. Kaya mahilig tayo na susunod ng batas kapag nakakita tayo na may pulis, bantay, iyan. Pero pag wala, dyan mo na makikita ang traffic partner talagang sarusalungat na yung partner. Matira ang matibay. Oh, doon sa mga driver, ha? Paalala lang po natin. Di bali tayong medyo matagalan sa daan, basta safe po tayong makakarating sa ating patutunguhan. No? Oh, nagmadali ka nga, malapit ka na makauwi, nabangga ka, durog ka naman. Matulin ka man. Hindi mo alam ang aksidente, bigla lang ginamatay ka. Kaya mas maganda pa yung mabagal, at least safe ang buhay. Yes, oo. Slowly, but surely. Yan. Pinakamaganda po yun, no? Kaya lahat ng batas sundin natin. Yes, partner. Dapat pinakamaganda yun. Pag sinabing... araw walang gulo. Yung mga traffic rules natin, di ba? Yes, kailangan sundin natin para walang aksidente. Ha? Kahit pa paano, iwas aksidente. Kasi diyan pagdating kasi sa ganyan, kahit anong ingat mo mag-drive, no? Kung yung sumusunod sa iyo at yung kasalubong mo ang walang ingat, reckless, involved ka pa rin sa aksidente. Tama yung part. Diba? Kaya yun ang sinasabi natin, na wag naman sana mangyayari, dahil kahit papaano malaking bagay po na kung sakali ay di baling mabagal, kahit hindi tayo katulinan, basta safe tayong nakakarating. Lalo-lalo na kung ano, ha, kung kasama nyo ang pamilya nyo. Ha? Kinakailangan po ay iba yung pag-iingat, no? At saka ang buhay natin, isa lang eh. Yes, diba? At saka partner, para maiwasan yung pagmamadali, pag-traffic, kung may lakad, laging bigyan ng oras na allowance. Ayun. Para hindi ka magmamadali. Kasi kung alis ka, oras mo na, late ka na, talagang hindi mo maiwasan magpabilis. Diyan ang mangyayari ang aksidente. Yun, oo. Kaya nga. Dapat laging may allowance. May dapat, anong oras. Ayun. Example, alis mo ngayon ng 8. Mga 9 pala, malis ka na. Ayun. Kung may appointment kang 8. Oo, para hindi ka masyadong nagmamadali. Okay. Minsan kasi yung paghahabol sa oras eh. Diba? Ngayon, nagmamadali ka, na-aksidente ka, dis mo lalo kang matatagalan. At saka isipin po ninyo, mga ka-isyo, ang aksidente kasi split seconds lang yan eh. Yes. Diba? Isang pitik lang yan, tuk! Na kung minsan, halimbawa, na-involve ka sa ganon, parang iniisip mo, teka, saan ako nagkamali? O saan nagkamali yung kabangga ko? At diba? Saka, partner, pwede pa bang i-rewind? Yes, partner.
At partner, hindi lang yun sa pagmamadali. Mm. Before sila umalis, kailangan i-check nila ang kanilang sasakyan. Mm. Check ang tubig, ang prino, at gulong para iwas aksidente at maiwasan ang pagka-late nila kung saan man sila pupunta. Correct, correct. At iwasan, ito ang tip ko sa mga driver, iwasan na mag-drive na lasing. Yun. Oo, kasi... Pero ano, babala po doon sa mga ano ha, speaking of lasing na nagda-drive, ano? Yes, sir. Kasi once na kayo po ay magda-drive ng nahuling lasing, nakainom o lasing, ano man po mangyari diyan, lagi kayong talo. Yes, partner. Kayo ang bumangga, talo kayo. Number one, talagang talo kayo. Kung kayo ang banggain, talo pa rin kayo. Lasing. Oo. Kasi unang-una kapag lasing, talagang hindi dapat nagda-drive. Ngayon, kung kayo man ay nabangga, eh talo pa rin kayo. Kasi, kahit kasalanan ang nakabangga, eh lasing ka, kasalanan mo rin. Kasi, dahil sabihin lasing ka. Oo, oh, tsaka po pwedeng baguhin ang ano, deklarasyon. Oo, oh, diba? Deklarasyon partner. Oh. Pwedeng sabihin, ikaw yung bumangga eh. O, dahil lasing. Oh. Pero kung hindi ka lasing, ang tanong dyan ng pulis, sino ba ang nagbangga? Ngayon. Hindi lang partner sa lasing, hindi lang yung sumut na mabilis. Meron pa partner akong nakikita. Iwasan nila, kasi matagal na yan na bawal. Iwasan nila ang nagda-drive nagsi-cellphone. Yun. Na minsan, sobrang ng traffic makita mo. Bakit sobrang traffic makita mo? Yung sinusundan mo, nagtitext. Bawal yun. Yan. Ang number one, kaya maraming na-aksidente. Dahil nagda-drive, din na nila nakikita dahil nagbabasa ng text. Yun. Bawal na bawal po bawal yan. Bawal na bawal yan, partner. Oh, kaya kinakailangan yung mga traffic enforcers natin. Dapat listo kayo. Matalas dapat ang mata nyo dyan. Ha? Sasampulan ninyo. Kasi maraming gumagawa niyan dahil hindi sila nahuhuli. Lalo yung mga heavy tinted. Hindi lang partner sa hindi nahuli. Pag nahuli, nabigyan ng yab. Pera. Oh, ipit na sa lisensya. Oh, go na, alis na. Tapos na. Okay na. Sana wag naman 'yun. Baguhin na natin para maging maayos ang ating traffic. Oh, pinag-usapan. Tayo'y magkaisa. Pinag-usapan natin 'yung mga New Year's resolution. Sana isama na 'yan sa inyong mga New Year's resolution na dapat magbago na po tayo. Lahat ng mga maling ginagawa hangga't maaari, baguhin na natin. Iwan na 'yon sa year 2019. Itama na natin. Na. Oh. Dapat ipinadala na natin yung sa year 2019. Oh, kasi wini-welcome natin itong 2020. Kaya diba? Yung mga nakikinig dito sa J101.5, ngayon hindi nyo alam kung ano ang batas na sa aso, sa trapiko. Ngayon, nalaman nyo na. Sana gawin na para makatulong tayo sa ating bayan. At siyempre, lahat po kasi ng mga bawal eh. Bawal talaga yan, ha? Panatilihin po natin ang sumunod, no? Sa batas. Ha? Dapat po ay may disiplina tayo sa ating sarili. Yun ang number one. Dapat may disiplina sa sarili. Dahil kung wala, paano mo masusunod ang batas? Yun po yung dapat nating isama sa ating New Year's resolutions. Diba? At dapat naman partner para maiwasan yan, magkaroon din paminsan-minsan na meeting ang mga local government para yung mga walang alam, malaman nila kung ano ang mga batas. Ayun, okay. Malaking bagay yan, ha? Yes, partner. Seminar, meeting, dapat yung gawin ng local government. Okay, oo. Yun ang sinasabi natin, ano? Na dapat talaga ay laging sumunod sa batas para walang problema. No? Yes. Kasi malaking bagay po na yung iba kasi nagmamaangmaangan, alam naman ng batas pero kunyari hindi alam. Kaya minsan dumadami ang ano eh. Dumadami ang mga taong kwan nagiging biktima, no? Pagdating doon sa ano. Kaya doon sa kwan, doon sa sinasabi natin, dapat talaga ay disiplina lang sa ating mga kababayan, tsaka disiplina sa ating sarili. Ayun, dumating na ang ating si Miss Cyril Kilo. Wow, talagang kaway Miss Universe yan. Kaway Miss Universe, oh, ang ganda. Yan yung mga nananalo. Yan yung mga Miss Universe na ganador. Ang ating magandang kumare. Yan, Mare, okay na? Pwede na? Nandiyan na ba yung partner mo? Wala pa. Sige, edi tutuloy-tuloy muna namin, ha. At naku,
humaba po ng humaba ang ating baba, issue balita, mga ka-issue. At napakarami na po nating natalakay. Ano? Okay. So, Doc, ano ba? Okay na? O wala pa yung partner? Pwede na ba kami magpaalam? O tuloy lang? Tuloy lang? Oh. Ah, okay. Okay. Ayun, okay. Okay. Mga ka-issue, dumating na po ang ating pansamantalang pagpapaalam. Partner, paalam ka na muna para kahit papano ay makapagpaalam tayo. Patricia Saga Seva, ang nagbabalita sa Isyu Balita dito sa J101.5. Maraming salamat. Okay. Narinig natin, mga ka-issue, ang magandang tinig ng ating muse. Mga ka-issue, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtutok sa ating palatuntunang Isyu Balita. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado. Ito po ang inyong likod, Dante Abrera. Diyos mabalos po sa inyong lahat. Marami pong salamat at pagpalain tayo ng puong may kapal. Bye-bye! Savings para hindi agad makutkot ng mga wagtas na kamay. Pangatlo, siguraduhing bumili lamang ng mga mahalagang pangangailangan. Pang-apat, mas maganda na merong nakalaang weekly o monthly budget upang maiwasan ang overspending. Panglima, kung magpadala ng pera sa pamilya sa Pinas, siguraduhin tama lamang at magtabi para sa ipuning pera. Pang-anim, iwasan ang kumain sa labas. Pang-pito, huwag kumuha ng credit card.